Hello, Team Tara! Good morning! Today is December 13, yan na lang. Kasi nagbibilang na tayo ng araw. Oras na wala! Nagbibilang na tayo ng araw. Until? Christmas. Hindi, until makasama natin si baby number 2. Number 2 pa din siya. And speaking of number 2, I think okay na i-reveal ang name niya kasi I think sure naman ako, no? Sure naman. Am I sure? Kasi sa totoo lang guys, bago lang siya na-change. Meron na talaga siya dapat name, but nabago nung nag-full term ako. Dapat ang name niya is Taylor kasi nung ginagawa namin siya ni Mamu. Ginagawa. Parang bumalik yung pagiging fangirl kay Taylor Swift. So, habang naghihintay kami ng sessions, nanonood ako ng Miss Americana sa Netflix. And sobrang na-amaze ako sa taong yun kasi napaka-talented. Diba siya yung gumagawa ng mga kanta niya? Napukaw yung pagka-fanay ko ulit kay Taylor. Kapag baby girl talaga yung ibibigay, papangalan kong Taylor nung araw na yun, nung ginagawa namin siya. So, kaya sobrang desidido ko na Taylor talaga yung ipangalan. But, meron siya kasunod. Taylor. Yes, pa ni Taylor today. Meron siyang kasunod. Taylor Tooth. Yung kasunod niya, yung second name niya, napunta kay baby number 3 kasi she's a girl! Parang Taylor, tapos something may ra kay baby number 3. So, all together, Tara. Ganon. Pero nagbago na, binago ko na lang. Hindi ko na nasabi ko, Taylor, sorry talaga. Binago ko na lang. Kasi wala akong maisip na bagong second name nung Taylor na maganda. Nung una, naisip ko Ariella. Kasi parang combination ng names namin. R, Sarah, tas Riel, basta. Parang Tancelli. Basta, may letters. Ang hirap ka mo mag-isip ng pangalan. Napipressure akong shadow. So, paiba-iba. Ayun. So, Taylor Ariella sana. Kaso, yung nickname niya may paano, diba? Ariella or Taylor. So, ngayon, binago ko na lang. Ginawa kong gusto ko talaga din ito. Before na-consider ko na to siya nung nasa Manila pa kami, Natalia. So, ang nickname niya, Tali. So, parang Tancelli. Diba? So, wala na si Mamu. Wala na siyang name doon na i-combine. Oo. Sige, tahol ulit kayo. Tahol pa more. Oo, wala si Mamu. Ah. Oo, yung mga basher ko dyan, go lang. Bala kayo. Pero kasi, ang apelido niya, Garcia. So, Natalia Garcia. Basher. Apelido ko, be. Kasi asawa ko to eh. Oo, nakakainis kayo. Sino kaya yan sila, love, no? Mga may gusto sa'yo na ayaw sa akin. Na they think that you deserve more. I But think you are yun. My most. Diba? My Hindi most. Nila alam yun. Kaya nga eh, edi, ingit lang sila. Yeah. Pikit. Pikit. Pikit at huwag na kayong manood dito. Hindi, pwede palang manood. Malay mo, magustuhan niyo din ako soon. Pero, alam niyo guys, sinerch ni Mamu yung meaning ng Natalie. Kasi, dati naisip ko na siya yung Natalie. Pero, kasi dahil Tancelli, Tali, yung dahil sa nickname. Pero hindi ko sinerge kung anong ibig sabihin ng Natalie. Ang Natalie pala, according to Wikipedia, at sinerge ni Mamu siya nagsabi sa akin, ang ibig sabihin niya sa Latin is birth of our Lord. Amazing, di ba? As in, ako talagang, natuwa ako na, grabe naman. sobrang timing naman if ever sa Pasko siya lalabas. Kasi I believe, sila magde-decide or ano eh, kung kailan sila lalabas, hindi ko ma, kahit siguro tumambling-tambling ako ngayon. Diba? Ganun ba? I'm not sure, pero
kinakausap ko na lang siya na, I'm ready when you are. Yun, ayoko siyang ma-pressure. Baka ma-pressure siya na. Ano, baka mas lalong magtagal. Pero yun, baby Natalie. Natalie, meaning birth of our Lord. Or born in Christmas Day. What? So if ever totoo yun, we still have few days. So let's see kung anong ganap. And alis kami ngayon. Pupunta kami sa... saan ba kami pupunta? Christmas drive-thru. And magdi-dinner lang. So, ayan. Hey, love! Hello! Tapos ka na? Mm-hmm. Ay, Tosh, ang ganda naman! Interpretative dance. Interpretative dance siya. Five months, baby. Shinare ko sa kanila, love yung baby Natalie. May ibig sabihin. Yeah. Uh-huh. Ano yun? Born around Christmas Day. Mm-hmm. Mm-hmm.